So, dito tayo ngayon sa part 2 ng video para sa Sniper UB155. Nagabit na natin yung gulong, yung suspension sa likod at saka sa harapan, yung swing arm, yung manibela. So, tapusin na rin natin, nagkakabit na natin yung mga kaha. I-stickeran din natin yan. Ayusin natin yung electronics niya. Sinubukan namin kolektahin lahat ng buong A-Racer system. Ikakabit na namin. Ito yung kanyang race panel. So, dito lalabas yung mga impormasyon na kailangan makita ng rider. Onboard RC Super 2. Ito yung race ECU. Ginagamit yan sa ARRC. So, official na ECU to ng mga pangkarera international. Ito yung function box. Magkasama siyang GPS. Tapos, yan o, racing kit. Ito din. Ito separate yung binibilip. Ito yung race button. Dito yung pit limiter, yung launch control, map change. Diyan din yan. Ignition coil, pero may sarili siyang module na adjacent. Ito yung AF1. So, ito yung magbabasa ng AFR. Dito malalaman kung reach o lean yung motor nyo. Tapos, ito na yung quick shifter natin. Standalone na quick shifter. Tapos, yung pang-connect sa computer. Ito yung stock na harness, pero si Mac, nilagyan na ng mga pangalan lahat yan. Hindi kami maliligaw. Hindi naman kasi kami ganun kagaling sa electronics, mga trupa. Hindi kami professional dito. Pero, gagawin natin yung the best. Tapos, ito mamaya pa ito, wala pa yung radiator. Lagyan namin itong mesh cover para mas luminis tingnan. At may mga wire siya, solid lang na black tingnan. So may missing pa sa radiator, kakabit namin radiator para may kabit na namin lahat ng wirings. Uma, radiator. Ikabit na natin itong hose. Ito naman sa kabilang side. So, temporary fit pa lang naman yan para maikabit na naman yung mga ibang wirings. So, after ng radiator, kakabit na natin itong coil na adjustable. Kasama sa coil din to. Tsaka itong lithium battery ng Racing Boy. So, maabot naman namin ang screw dyan yan. So, yan yung pinaka-setup niya. Oop! Sarap mo nga! Yuuu! Safe sa loob! Yo-ho! Full charge! Okay na itong battery natin. Next natin ay ang ECU. Race ECU natin, RC Super 2. Connected! So yan yung mag-o-control ng lahat ng electronics ng buong motor na to. So dito natin sasaksak yung mga iba pa niyang components. So itong function box 2 na racing kits, naisip naman dito itabi sa may module ng coil. So ganyan namin ipepesto. Ito yung connection niya, papunta ng ECU. Ito yung 5-in-1. Pak! Yung race panel natin, connect na rin natin siya sa ECU. Itong race button, kukonnect naman natin siya function box. Tingnan mo yung saktong pindot. Yan. Yeah. Isa naman! Kumpitan ko na. Tape. Yabang. Yes! Race button. So ito mga trupa, kabit na natin itong quick shifter. So ito yung nag-trigger sa kanya ng shift niya. Na-adjust naman yan. So every time magkakambyo ka, ipindot yun ay no. Yan. Pag napindot yan, puputol yung kuryente. Then papasok yung kambyo. So yun lang naman yung logic ng quick shifter. ECU natin, ready na. Battery, yung quick shifter, nakakabit na rin natin. Yung race panel. Yung race button din natin, nakakabit na. So far, okay na tayo, tol. Tangin na ka na natin. Boom! Ito yung map 1, map 2, map 3. Ito yung pampalit sa kanya, itong white button. Tapos itong red button, magpinindot mo, launch control. Pagkapinindot mo naman itong blue, pit limit. Lap timer, speed. Marami pa nakikita dyan mga trupa, tinan nyo. TPS, dyan nakikita. Yan yung percentage ng ano mo, percentage ng throttle mo, nakikita rin dyan. Temperature ng air, temperature ng mga motor, yung O2 sensor nyo nakikita, quick shift nakikita rin dyan. Yung closed loop, wide band, yan nakikita rin dyan. Success nga. Alright mga trupa, madaling araw na naman po sa day 2 natin. Balik kami bukas o sa susunod, basta mag-update ulit kami sa inyo. See you sa day 3! Sup mga trupa, nandito po tayo kala JR ngayon. Nag-layout kami ng decals na gagamitin natin sa race bike natin na to. Didiscarte na lang muna namin to, testing ng mga logo, digital muna. Tapos ipiprint din natin to pagkatapos. Mukhang pa po kayong mga G natin, mukhang pa 3D. Parang butas na parang... Yeah.
Alright, so mga tropas, tapos naman na nakagawa kami ng design. Medyo simple lang ang pinili namin kasi ang plano namin. Tatry namin kada leg, kapalit-palitan namin yung design. Pero ito na yung unang design natin. Balik na tayo sa garahe. So si JR, pina-finalize pa yung decals ng motor natin. Tayo naman ang gagawin natin, ipa-finalize na rin natin itong motor para pag ready na yung sticker, isang salpak na lang ng kaha din, tapos na tayo. Kanina may mga naikabit na rin kami, yung kadena na 415, Arkea na silver, tapos kinabit din natin yung ultra cable set ng Racing Boy, yung clutch cable at saka yung throttle cables niya. Yung mga maralet na mga kailangan gawin, tinapos na rin namin. Sakto dumating to tambucho natin, ito yung importanteng pyesa dun sa may kategory ng salihan natin kasi di ba 95 decibel nga lang yung tambucho dun. Sa sound checkin natin to, pero kailangan na natin lagyan ng coolant at saka langis yung motor para mapa-under natin. Let's go! So, sasalin na muna natin yung mga fluids. Yung brake fluids, yung coolant, at saka yung engine oil niya. So, simulan na muna natin dito sa front master pump. Wala na gano rito. Kailangan sure, mga tropa. Yeah! Safe! So, next natin ay radiator. Let's go! Mga tropa, salin na natin ng coolant ngayon itong ating Uma na radiator. Ito, temporary na coolant lang ito kasi sa karera, tubig lang pinapagamit sa amin doon. So, ito yung 10W40 na lang is, gamitin natin dito. Salin natin. Ah! So, ayan mga tropa. Nakakabit na itong butch natin. Smooth. Hey. Okay, so tapos na tayo. Pe-prepare na lang namin ng konti. Kakabit na namin yung ilang inner parts. Tapos sa sound check na natin siya. Let's go! Alright, sound check tayo mga trupa. Cold start tayo. Safe. Trupa, hindi pa talaga nakatono to, pero buti naman lang, umandar naman, tsaka madali naman start sa may dating map. Bukas, pagkatapos itong buuin, nadali namin sa dyno. So mga trupa, ito yung kanyang RPM, so binobomba mo yan. Ito naman yung gear indicator niya, tapos ito yung temperature. Once na umabot ng 77 yan mga trupa, malalaman natin kung bubukas na yung radiator. Ayun na, 76. 25. Ayan. Bumukas na yung radiator natin. Dumalo na yung tubig. Yung coolant. So, hindi naman natin i-stressan yung makina. Okay na muna yun. Si JR, sabi sa atin, sinisimula na daw niya yung stickers. Punta natin si JR doon. Kamustahin natin kung ano yung ginagawa niya doon. Let's go! Alright, so mga trupa, dito tayo ngayon sa shop ni JR. Piprint na niya ngayon yung decals na gagamitin natin para sa ating kaha. Eh, medyo na ani-aninag ko yung mga hiwa. Cut. Yes, sir. Demande. 024. Okay, so natapos na. May parin JR itong mga sticker. Kabit natin yung kaha tapos kakabit na natin itong mga sticker. Balik tayo sa warehouse. Let's go! Nandito po ngayon yung ating mga fairings o yung kaha natin. Pininturahan to ni Ross. Shoutout sa'yo, Ross man. Thank you very much dito sa kaha na to. So yan, combination siya ng white at saka ng gloss black. Ito ay belly pan. Pang racing-racing, pang partner dito sa ating head cowling. Visor. Kakabit na rin natin itong kaha ngayon para may kabit na ni JR yung sticker. G. Safe. Kapato konti. Two times. Smile. Kakabit na natin ang last piece. Oops. Crunchy. Papang.
patapos na itong build natin. Last step natin, ito importante talaga sa amin, ang personal touch. Ito yung decals. Abitin natin yan. Alright, so mga tropa, finally, nabuo na namin yung race bike. Gusto ko lang pasalamatan itong mga kasama ko solid kasi halos inuumaga kami palagi ito yung ginagawa ito. Ayun, maraming salamat mga tropa. So ito na yung ating UB155 na race bike. Pero hindi ba dito nagtatapos yan mga tropa? Pa-update ulit namin kayo sa mga gagawin pa namin sa kanya. Sa mga brands na sumusuporta sa amin, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat na tumutulong sa amin, especially sa Makita Tools Philippines. So abangan nyo po yung next video natin sa motor na to. Sa ngayon, magpaalam na muna kami kasi inabit kami na umaga. So yun mga tol, maraming salamat ulit sa inyo. Like, share, subscribe. Be sure to look for Moto Tech Build Series. Bye-bye! Good morning! Good morning! Good night!